Hi guys! Welcome back again to my channel. At for today's video ay may panibago naman tayong re-reviewin na loan application, which is may mababang interest daw, mabilis ang proseso, most trusted and reliable fintech platforms in the Philippines. Malalaman natin yan. Pwedeng makapag-loan ng 1,000 up to 30,000 pesos. At 18 up to 60 years old ang pwedeng mag-loan. So bago kayo mag-install ng mga ganitong magaganda yung ino-offer na loan application, ay make sure na nanonood kayo ng mga ganitong loan application na review para hindi kayo madali ng mga ganitong too good to be true na ino-offer online. So samahan nyo ako sa may buong video na to para malaman natin kung talagang legit nga ba to or patuloy lang tayong ibabaon sa may utang. Pero bago ang lahat nga pala ay kung ngayong araw ka na nangangailangan ng mauutangan online na may 0% interest sa unang loan ay, i-click mo lang yung mga links na nilagay ko dyan sa may description box sa baba at sa may comment section. So legit yan na 0% interest sa unang loan at bago kayo mag-confirm ng loan nyo ay basahin nyo muna yung loan details. So syempre hindi din mawawala ang 1,000 pesos GCash giveaway every month. Kung paano sumali ay kailangan lang lagi kang updated sa mga ina-uploads ko at huwag mo akong kalimutang i-PM sa may Facebook page ko at sa may TikTok account ko. So itong loan application nga ay ang Microloan VIP na pwedeng ma-install sa may Play Store. Pero bago kayo mag-install, panoorin nyo muna to hanggang dulo para hindi kayo mapahamak. At para hindi na din kayo mag-aksayang mag-apply ng sobrang haba, kung hindi nyo naman type ang loan details na makikita nyo dito nga sa may video na to. So yun na, umpisahan na natin. At eto na nga, in-install ko na siya. At yung bumungad sa akin ay, ayan, accessible amount is 30,000 pesos na agad. Yung term is 180 days at yun ay 6 months to pay. Okay? At yung interest rate ay 0.09% per day. Medyo mababa. Tingnan muna natin kung talagang totoo. So, apply now na agad. At ayan na yung una nilang hinahanap. First name, middle name, last name, gender, saka birthday. So, dito sa may middle name, yung walang asterisk na red ay optional lang. So, kahit wala niyan ay okay lang. So, meron sila ditong malaking note sa may itaas na we promise to protect your information and not disclose to third parties. Well, sana totoo yung mga nakalagay na ganito kasi halos lahat ng loan application ay pag nag-apply ka sa isa, magsusulputan na yung mga magte-text sa'yo at mag-o-offer ng mga kung ano-anong loan. Na kesyo mataas daw yung credit limit mo, approve ka na daw, i-click mo lang yung link na sinend sa'yo, wag na wag kang mag-click ng link. So ayun, in-next na natin. So ayan, education, marital status, language. Oh, dito, bago lang to, language. So, nagtanong siya dito kung ano yung language na gusto mo, English, Tagalog. So, ayun, ID type naman. Ito yung mga ina-accept nila na ID. So, UMID, SSS, TIN, passport, driver's license, national ID, voter's ID, PhilHealth, postal, OFW. So, pwede. Pag-ibig, GSIS. At after mo mamili ng ID, ay kailangan mong ilagay ang ID number saka Facebook link. So dito, syempre, hindi pa naman ako sure kung talagang legit to. Ay, niloko ko lang yung link ko sa may Facebook. Nilagay ko www.facebook.alisa. Kaya maingay. So ayun, yung email address ay, i-type nyo dito, ilagay nyo. Next is residence information na kung saan ka nakatira sa may region. Ayan. Hanapin nyo lang yung region nyo, yung province nyo, at i-type mo yung detailed address nyo. So, next na. Ayan. Sa may work information na. So, malapit na tayong matapos. Ayan, yung type. Anong type ng trabaho meron ka? So, pwede ditong employee, self-employed, or unemployed. Next naman ay yung industry. So, ayan, mamili na lang kayo dyan. Pwedeng hospital, finance, transportation, bank, retail, police, food, healthcare, education, at marami pang iba. So, ayan, i-pause nyo na lang itong video na to para makita nyo kung meron kayo dyan or kung wala naman is, hindi kayo pwede dito sa my loan application na to. At next naman ay job experience, monthly income, pay frequency, at emergency contacts na. So, ilan kaya ang hinahanap nila? So, ayun, dalawa lang din. So, mas okay ako dito sa mga konti lang na contact references. So, ayun, ilagay mo lang yung name, phone number, saka relationship. And the same dun sa my contacts too. So, dito is marami nagsasabi sa akin na bakit daw na kukuha ng mga loan application yung iba nilang contact references. Eh, kasi nga po, dahil
inallow nyo yung permissions na hinihingi nila sa inyo bago pa lang kayo mag-apply ng loan sa kanila. So, ibig sabihin ay nakita na nila yan, pwede na nilang buksan yan at makuha yung mga nasa may phonebook mo. Kaya kung ako sa inyo, pag mag-apply kayo ng loan ay ibang SIM ang gamitin nyo or limitahan nyo lang yung nakalagay dyan sa may phonebook nyo ng 2 to 5 lang. Pwedeng relatives mo lang or yung mga closest friends mo. So, yon, next na tayo. Dito is yung ID na. So, kailangan hawak mo to, pipicturan mo yung harapan, saka face recognition. So, ayan, sundin lang natin to. Kailangan malinaw lahat at start to verify na. So, after nun, dito ay medyo naguluhan ako kasi nakalagay dito sa may records. Dito ako napunta sa may records. Incomplete, saka finished. So, dito, incomplete, i-continue ko lang. Tapos, dito ulit ako na-redirect sa may pag-take ng picture. So, ayun. Nag-okay naman na siya at nag-selfie na din ako. So, pagkayari nun ay eto na account information kung saan matatanggap yung loan. So, ilagay mo lang yung cardholder, pangalan mo, account type. So, dito pwedeng GCash, InstaPay, PayMaya, GrabPay, saka PesoNet. At ilagay lang yung account number. So, dito na tayo magkakaalaman kung talagang legit nga ba sa my loan details. So, ayan, meron silang countdown at assessment. So, nire-review pa yung loan application ko. So, yung audit results daw will be available in 10 minutos. Ayun, English, Tagalog. So, don't leave or forget to come back and check your loan result. So, ayun, after 1 minute lang ay naka-receive na ako agad at ako nga po ay na-reject. So, syempre, hindi ako mapapanatag bakit ako na-reject. Kahit na na-reject ako ay alamin ko pa din to kung legit nga ba or hindi. So, syempre, una kong gagawin ay titingnan ko yung kanilang ratings kung talagang totoo nga ba na mataas talaga. At eto na nga yung napag-alaman ko. So, yung nagka-crash daw talaga itong loan application. So, natatanggal dun sa may pinag-a-applyan mo tapos babalik agad. At dito, nagbigay daw sila ng 3,210 pesos. Pero ang natanggap lang niya ay 1,950. So, yun yung pumasok sa may GCash account niya. Kaya dito ay nagpapasalamat pa din ako dahil hindi nila ako inaprubahan. Kaya yung mga reject na yan, huwag kayong mag-alala, huwag kayong malungkot dahil yan ay blessing in disguise din dahil hindi nyo na kailangan bayaran yung sobrang taas ng interest tapos ang liit pa ng makukuha nyo sa amount na ineloan nyo. Kagaya na to, 3,250 ang babayaran niya pero ang na-receive lang niya ay 1,950. So, hanap pa tayo ng isa. Etong pinakamatindi. So, nag-apply siya first time at na-aprobahan siya, binayaran niya. Pagkayari noon ay dinelete na niya yung application niya. Pero nung ininstall niya agad, nagkaroon ng loan na approve at mataas daw. Pero hindi naman niya kinuha. Pero ayun, binayaran pa rin niya para matigil yung panghaharas sa kanya. Grabe. So kahit hindi ka nag-apply, magkakaroon kang kusa ng loan. At last naman, natitingnan natin dito sa kanilang loan application ratings ay the same na nangyari doon sa binasa ko kanina. So, nabayaran na niya yung loan niya, in-uninstalled niya, tinanggal niya, tapos tinry niyang i-reinstalled ulit at para ma-delete daw yung account niya. Pero na-discover niya, few minutes later lang na 4,875 has been sent daw sa kanya. So, ayun, meron na siya ngayong pending loan na 8,025. At hinaras na siya ng hinaras sa may text. At tatakutin na ipopost daw siya sa may Facebook. So ayun, gusto niyang isend back na lang kung ano yung isend sa kanya kahit hindi naman niya in-apply. So that's it for today's video. So nakita niyo naman kung ano itong microloan VIP na to. Kung ako sa inyo ay huwag niyo nang itry dahil baka sumakit lang din yung ulo niyo. Dahil hindi niyo na nga buong makukuha to ay ang taas pa ng patong at talagang short term lang din. So yun lang, kung may gusto pa kayong loan application na gustong ipa-review ay i-comment niyo lang dyan sa comment section. Or i-PM nyo ako at re-reviewin ko yan para sa inyo. So that's it. Thank you for watching.